maganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buhulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buigo at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, makakasama ko si Docora, Docorazon Occidental. Doc, hello. Hello, good morning Amy. Good morning na po sa good morning din po. Magandang araw din po sa ating mga manonood. Doc, looking good. Ang fresh mo! Oh my! Hindi, halatang puyat ako. Alam mo naman, kapag may laban si Rafa Nadal sa last week yun, kaya naabang talaga sinusubaybayan mo. Ano, feeling ko anak ko siya nung unang panahon. Anyway, yeah. Kumusta rin, Amy? Dinadaan ko na lang, Amy, sa mga extracurricular activities kasi alam mo naman, panahon ng pandemic ngayon eh. Di ba? Parang... Oo nga po. Pero, Doc, may good news eh. Yes, ano yon? May good news kagabi. Nanonood ako ng balita. December 11, 12, o 13. Yan ang mga possible date na darating na ang pang bakuna para dito sa COVID-19. Ay, naku, diba? Magandang balita nga yan. Sobrang, busy kami sa PBMA eh. Ewan ko kung nakikita mo sa Facebook namin. Oh. Despite this pandemic, tinutuloy namin yung mga activities. So, hindi ko nakaligtaan ko yata yung isang balitang magandang news nga yan. Sana naman, ano. Pag ganon, pag may bakuna na, siguro, in 6 months time, anong tingin mo? Baka unti-unting babalik na sa, back to normal. Yes. Looking forward tayo dyan. Eh, saka hindi lang bakuna ang hinihintay ng mga Pilipino ngayon. Alam mo ba, Doc? Ilang araw na lang, magpapasko na. Ay, oh yes. Oo nga pala, no. Ako, kailangan, despite all this, we have to celebrate the birth of Jesus. And, yes. Ganun naman ang buhay eh, di ba? Hindi lahat naman, basta i-consider lahat natin lahat na blessings. And yes, maaaring ito, blessings in this, guys. Sobrang bilis din kasi ng pacing ng buhay, Amy, no? Oo nga, Doc, eh. Alam mo yun, parang noong nakaraan lang, nagbagong taon, tapos ngayon magpapasko na naman. And also, yes, lahat naman God's work, eh, di ba? Sobrang bilis ng pacing ng buhay. Siguro, ina-advise siya tayo, ang hirap niyong pag-slow down, eh. So, ayan, pandemic, slow down lahat. Yan yung mga naobligang magpahinga, yung mga taong hindi nagpapahinga eh. Diba? Yung mga pagkikitay natin. Totoo. And kasi, alam mo ba, Amy? Po. Hindi lang COVID vaccine ang hinihintay natin sa agriculture. Naghihintay din kami ng ASF vaccine. Para naman muling subigla ang ating hog farmers, small scale, medium scale, at saka large scale, eh, talagang sobrang gloomy ng hog farming. Oh, eh, yun nga, Doc, noong nakaraan, napag-usapan namin yan, nila Kasendo, kasi may pumasok na ng ASF doon sa Iligan City. Yan yung mga nabalitaan natin noong mga nakaraang araw. Kaya, sabi, Northern Mindanao, medyo nakakakaba. Pero, Doc, alam ko, mamaya may makakasama tayo from Mindanao. Ah, yeah. First time tayong nakapag-invite ng agriculturists o hog farmers and poultry farmer mula sa Mindanao. So, medyo malayo naman ng Iligan sa kanyang lugar, sa Davao. Pero alam mo ba, ginagawa namin ang paraan. Last night, kami sa PBMA, nagdaos kami na isang malawakang webinar. Ang title, Kapit Bisig Laban sa ASF.
So, alam mo ba na napakadaming viewers? Inabot kami ng, as of this morning, kasi continuing ano kami, screening. Last night, nag-ending kami sa 3,200 na views, and as of this morning, magpo 4,000. Meaning to say, hanggang nung gabi, marami na na doon. Opo. So, ayon, pag nagtumatawag kami, nag-lead sana na niyayaya ang mga veterinaryo mula sa government, GU at mga private practitioners na habang wala pang ASF vaccine, eh magkatulong-tulong kung paano ibabalik nga ang sigla ng hog farming industry. Kaya na ngayon, sabi ko nga kanina, magpapasko. Eh, ang Pinoy mahilig sa lechon. Diba? Yes, lechon, hamon. Eh, ang hirap din naman, no? Na nakasanayan natin. Tapos ngayon, eh, ang hirap ng presyo na mahal kasi nga ko konti. Kaya ka. Pero Doc, maliban po dun sa ano, sa ASF no, nabalitaan ko sa Ibikan. Alam ko ang bandang Mindanao, mataba ang lupa diyan ni. Eh. Yes. Correct. 'Di ba parang ang mga prutas nga diyan kasing tatamis daw sa Thailand. Maraming, 'di ba? Nakikilala sila sa pomelo, mangosteen, ayan mga wala dito sa Luzon eh. Kaya ang sarap mag-visit sa Davao eh. Tamang-tama, later, meron tayong magiging guest na, ano, ang tawag mo doon, well-rounded when it comes to agriculture. So, lahat po yan, pag-uusapan natin sa aming pagbabalik. Excited na po ako sa ating makakasama, Doc. Ako din, kasi old-time friend ko ito eh, si, ay, mamaya na pala. Oo, ating guest. Natin sila. Yes. Ipapakilala po namin ang aming guest sa pagbabalik ng Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Pwede na nasabi namin kanina, meron tayong makakasama from Mindanao. Sa ating guest ngayon, grateful ako dahil napagbigyan niya tayo despite his busy schedule. He is our president last year sa PBMA and a graduate of University of the Philippines. Siya ay kaibigan at sa kaibigan namin sa serbisyo sa PBMA at kaibigan din namin sa agriculture. So without much ado, I would like to introduce Dr. Francisco de Bilela. Hello, Doc! Hi! Hello, everyone! Ang gaganda nyo! Thank you, Doc. Yes, si Miss Amy, ang ating executive producer, ay nanghahawa ng ganda. Doc, first question. Oh. Gusto ko i-share mo sa amin ni Amy at sa ating mga viewers ang kwento, ang magandang kwento na ang pangalan mo ay Dr. Francisco Bilela. Paano naging ang nickname mo ay Dave? Ah, okay. Ang daming nagtatanong talaga, no? Ah, okay. Ang gusto ko sana ay sumunod sa tatay ko na Kiko kasi junior nga ako eh. Ang problema, yung first three, pinanganak sa Quezon City. Ako naman, nung lumipat sa Davao yung mga magulang ko, ako yung unang pinanganak sa Davao. Di ba noon, mahilig ipangalan yung pangalan sa lugar. So, ang pangalan ko naging Dave dahil malapit daw sa Davao. So, actually, it's a second name. It's a second name but wala pala sa birth certificate. But people call me Dave na yun ang pakilala ko eh. So, pag enter ng college, oh, wala pala sa birth certificate. It's in the baptisma lang. But Dave na rin. Yun ang so, yung Dave, Dave ni Doc Dave Bilela ay hindi nickname for David, kundi nickname for Davao City. Yes. Kung saan siya pinanganak. Diba? Oh. Dave pala ay anak ng Davao talaga. Yes, ako ay Batanggenyo, purong Batanggenyo, but tubong Davao. Yun. Taga Davao talaga. Amy, ang isa pang interesting sa background ni Doc Dave, alam mo ba, ay mula nung maliit siya, talagang nasa agriculture na ang kanyang family. So, siguro yun din ang reason kung bakit siya nag-take ng veterinary medicine. So, Doc Dave, pwede bang magkwento ka sa amin ni Amy ng evolution ng farm ninyo? Okay, anyway, ako muna ha. Ganito yan, sa pitong magkakapatid, isa lang ang naging veterinaryo. And ako nga yun, ano? But bakit kaya? So, pinagtataka ko rin yan dahil, alam mo, nung grade school,
eh, nakatira kami sa city. No? So yung city, yung bahay namin is 12 kilometers away from the farm. But on a weekend, yung tatay ko eh nagfa-farming. Although naka-employed siya, but a weekend farmer eh. Pero dahil sa napakaaga kong magising, at in 4 o'clock, gising na ako, eh ako lang ang nakakasama sa farm on a weekend. So talagang, well, nakasanayan ko na na ako rin ang nag-aalaga ng lahat ng hayop na nakikita ko sa farm. Kay aso, Doc, excuse, ibon. Ano naman yung mga animals na kinalakihan mo sa farm ng fathers mo? Yes, yun na nga, sabi ko nga, nag-aalaga ako ng lahat ng hayop, ibon, aso, even daga, nag-aalaga ako, basta hayop, anything related sa hayop, naalagaan ko yan. Anyway, ako ay tawag nila, ako daw yung mga master ng mga aso namin. Kahit na nag-aaral na ako, ako ang hinahanap ng mga aso. So, pag may aso, ako na ang tatawagin. But anyway, nung grade, nung high school na, ang katabi ko na, eh baboyan. Right? Katabing-katabi ng aking kwarto, eh baboy na. So, talaga nagsimula sa isang ina hanggang sa lumaki ng lumaki. So, nag-alaga din kami ng mga manok. Lahat ng pwedeng hayop, no? Aso, kabayo, baka. Ang tatay ko ay Batanggenyo. Napakahilig sa baka. So until now, umiikot, may mga 70 heads na nakaalpas sa Bakuran. Ay, excuse Doc. So, in short, kasi talagang family business, commercial farm kasi sila eh, may family business. So, nung maliit ka pala, nag-umpisa rin kayo sa maliit. So, sino ang nakarecognize ng commercial relevance ng pag-aalaga ng hayop? Ikaw ba o ang father mo? No, actually, yung family pala, yung father ko, dahil nga sa kahiligan nila sa agrikultura, eh, nag-alaga nga ng isang baboy. Yung isang baboy eh, naging 10 sows hanggang sa lumaki ng lumaki. At the same time, nagmamanok din naman, nagbo-broiler. So ako eh nakapag-alaga ng broiler, tapos nag-alaga na rin ng layer, and hanggang sa naging breeder farm na. So palaki ng palaki. But medyo naputol yon nung, siyempre, nung nag-aaral ako, ang gusto ko ay makatulong sa family. Alam ko naman, ang laki ng ginastos nila sa akin. So right after graduation, wala akong kinonsider na trabaho, umuwi ako. Umuwi ako, and I stayed with the farm for the next 4 years. Pero after 4 years, ay may nakatagpo akong kulig, sabi ko, baka may slot naman dyan sa kumpanya. Eh, gusto ko lang masubukan. So, yun, nagkaroon ako ng stint sa isang integrator at doon ko nakuha yung experience sa poultry breeding. So, which, nadala sa family. Sabi ko sa family, eh, magtanong kayo sa taas kasi baka may conflict sa akin. Baka hindi tayo payagan na mag-breeding kayo. So, Doc, ang first venture nyo pala sa poultry ay breeders. Breeder talaga. Kasi nung nag-open up sa Mindanao, yung isang integrator, eh wala naman silang takers. So, anong nangyari? Sa yung family, baka pwede natin subukan. Pwede tayo. Naghahanap kami ng negosyo. So, sabi nung kumpanya, eh mabuti ito. Meron tayong sinesweldohan. Ay, hindi na natin kailangan sweldohan, pero bibisita. Farm. At the same time, ano nila, client. Oh, although na-assign naman ako, yung farm namin eh, was based in Davao, ako naman ay na-assign sa akin yung North Mindanao. So, nawala na yung conflict talaga. So, in short, Doc Dave pala, when ang poultry background mo pala ay more on breeder. Nako, Amy, tamang-tama. Parang first time tayo nagkaroon ng guest sa poultry breeders. Kasi ang naging guest natin, layers, small ayong, free-range. Yes, and layers, breeders, at saka si Doc Eugene, broiler siya. Broiler, yes. So, ngayon naman, first time tayo sa poultry breeder. Ayan. Yeah. Sige, yan talaga Doc. Ang pinaka-base namin, eh, ang pinaka-negosyo ay mag-produce ng hatching eggs. Hatching eggs talaga. So, nagsimula kami sa tatatlong bahay. We're now, ilan Doc ang capacity ng bawat building nung tatlong starter yung house? Yung tatlong bahay na yon sa umpisa, eh, tigli 5,000 lang. 5,000. So, in 15,000 yung total capacity. But right now, medyo malaki na. Hindi na biro. Kasi nasa
mahirap sabihin, pero malaki na, malaki na talaga. No. So, kung gano'n, ang expansion nyo pala ay poultry breeders, baka naman pwede mo kaming kwentuhan din ng life cycle ng poultry breeder and then yung ultimately, yung opinion kung para kung mag-layer, kung mag-breeder, bakit dyan na kayo napagawi sa breeder, baka mas malaki yung income ba, mas comfortable ka, pero ang alam ko, mas malaki ang puhunan dyan. Hindi naman, not necessarily malaki ang puhunan. Pero kasi, until now, ang breeding, may hindi lang science, may art pa rin. Ano? So, ganito ang breeding yan. Ano? Mm. Oo. Ibig sabihin, dadating sa iyo ang sisiw, day one din. Para ding broiler, para ding pullets. So, day one. Aalagaan mo siya ng 6 na buwan bago mangitlog. So, pag mangitlog, pero bago yan mag-6 na buwan, may susundan kang growth curve. Ang importante na pumasok ka sa growth curve. Ibig sabihin, hindi pwedeng mabigat ngayon, bukas ay magaan. So talagang may growth curve ito, may science ito, and hanggang sa sexual maturity, doon siya mangingitlog. So meron ka namang, so at 25 weeks, mangingitlog na, hanggang 65 weeks of age, no? Mangingitlog ito. Ang total cycle is 1.5 years. Bago mo ikakal na naman at papalitan na naman ulit. So, tuloy-tuloy din siya. Ang problema lang, kung poultry breeder ka, kailangan lang may pagdadalahan ng itlog. Kasi kung walang pagdadalahan ng itlog, talagang malaki ang lugi. Eh, mas mahal pa naman ang mga itlog na yan. Hindi yan ordinary na table egg, di ba, Doc? Yes. Ang one egg, ang isang itlog ng hatching egg, nasa halos 18 pesos. Yun. At 18 pesos so, yan. Sigurado dapat ang market nyo, Doc. Yes, you have to start with the market. So that's why hindi rin commercial. You are tied up sa mga integrator, ganun ba? Lumalabas, no. Semi-commercial, although we started as contract breeders, pero nung may nag-alok naman na isang commercial farm sa Luzon, uy, ako na ang bibili ng itlog nyo. Eh medyo sa umpisa natakot kami baka biglang mawala itong commercial na ito. Pero maganda naman ang naging relasyon, lumaki sila at nagtuloy-tuloy. At nagtuloy-tuloy. Congrats, I'm happy. Napakaganda. I see. Ito nga ang kwento, 'di ba? Sige, kami ng 15,000. 15,000 lang. But alam niyo ang pagmamano kasi on the last quarter humihirit yan ng volume, di ba? Kasi maraming maganda nga ang benta sa Papasko na. So, itong aming kausap sa Luzon, humihirit, Doc Day, baka pwede namang last quarter, dagdag tayo. Sabi ko, sige. So, it's 1 year planning. So, gagawa ka January pa lang. Maglo-load ka na. Ano? Pagdating ng last quarter, lahat ng gusto nila ibibigay mo sa kanila, yung production. Pero, ito, ang medyo hindi maganda... Catch. On the first quarter, makikiusap sila, Doc Dave, baka pwede nating iuro yung volume. Bawasan. Bawasan. Ito ngayon ang masaya. Yung mahirap. Yung volume found its market. Nakahanap ng ibang market. Kasi obligado kami maghanap ng ibang market. Eh, yun yung actually ang pinaka-role ko ngayon, maghanap ng market. Market. So, every year, for the last 10 years, increase, and it's found its new market. So, palaki ng palaki. Hindi nga tumitigil eh. Yun ang on problem. Their own. Magandang problema yun, Doc. On its own, lumalaki siya. Parang napipilitan ka na kasi nauna market. Ganon. Yes, yes. Actually, pag maganda naman yung production mo, yung quality mo, I think it will find a market, no? So, kagaya, ang tanong nyo kung gaano nakalaki. Sige, sasagutin ko na nga. From a mere 15,000, ngayon, ikalahating milyon. Breeder. And then, nagsusupply sila ng, yung breeder niya, nagsusupply not only in Luzon, Doc, but also in Davao. It's now Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may mga clients sa Zamboanga, Cagayan de Oro, Jensen. It's all over the Philippines na. Commercial, Doc, commercial. Mga commercial farms ito. Ayun. So parang mini-integrator sila. Naku, napakagandang inspiration naman ng farming ng Medville Farm. Dokora, sana. Marami ma-inspire. Ang worry ko na lang talaga, kasi may investment involved, ano?
Kaya oh, naku, man, huge. hindi big investment, huge. Nung tinanong ko sa iyo, Dokora, sino ba audience natin dito? Kasi sabi mo nga, kailangan natin i-engganyo yung ating mga kababayan. Oh, yes, o FW, mga back, yes. Kasi ang perception ng tao sa atin, ha, it's either mayaman ka lang kaya para pumasok dyan. Pero hindi okay naman. Kami naman ay nagsimula sa talagang sa baba, no? Nagsimula kami, ah. Sabi ko nga sa'yo, katabi ko baboy, eh. So, nag-aalaga ako ng 1,000 manok o layers o broiler. So, but tuloy-tuloy lang talaga ang growth. So, yung commitment and dedication, Doc. Yes, yes. Parang tahimik si Miss Amy, ah. Hindi. Ito, Doc, kasi may tanong ako. May tanong yan, Doc. Nag-iisip yan. Kaya ako tahimik. Na-engross siya sa kwento mo, Doc. Ako din, na-inspired din ako. Amy. At ito po kasi ng kwento, yes. Ang tanong ko, Doc, sabi mo nga Visayas, Mindanao at Luzon na ang binibigyan nyo, no, itong mga itlog, itong mga hatch nyo, hatchet. Tama ba ako? Ano bang term doon, Doc? Sa ano? Hatching eggs. Hatching eggs, oo. Paano niya yung Trina Travel, Doc? Ngayon may pandemya tayo. Hindi ba naapektuhan ang iyong farm? Actually, Miss Amy, sa totoo lang, simula nung nagkaroon ng pandemic, talagang restricted lahat ng movement, ano? So, usually, pinapadala namin yan. Eroplano. Sa eroplano, ha? Pinamamasahihan. twice a week yan. Lilipad ng Pampanga. Hanggang Pampanga. Ibig sabihin, airport to airport, pupunta ng Maynila, susunduin ng truck, tutuloy naman sa hatchery. So, ganun din sa Visayas. Pwedeng by boat, pwede rin i-tracking, pero kalimitan na ngayon is by boat na kasi may volume na. And napakahirap na eroplano ngayon. Mahirap na, nag-aagawan. Biglang tumaas lahat ng rates. So, okay, talagang hindi na siya comparable, mahirap na magpadala by plane. So it's by boat na ngayon and by trucking. Eh, so yun. Kung by boat po, hindi po ba kasi ang plane usually oras lang, eh. Diba? Pagka nag-boat ka, nasubukan ko po mag-travel from Manila to Iloilo, overnight ang aming biyahe. So, that's true. Paano po yun? Oo. Kaya nga, ang disadvantage ng boat actually, may travel time ka. Ngayon, pag may travel time ka, sometimes affected din yung hatchability. For every week na masustore mo yung itlog, bababa yung hatchability. So, lumalabas from a range of 3-5% per week. No? So, dapat mabilisan ito. Pagka itlog, the following day, lipad na kaagad or alis na. I-travel na by boat. No? So, ang problema lang ngayon, ang boat, biglang nakakancel. Tapos naman, once a week na lang. So, yun ang nagiging problema. So, kailangan talaga maganda yung system sa farm na tuloy-tuloy yung harvest, tuloy-tuloy first in, first out, at tuloy-tuloy din yung padala. Walang tigil ang padala talaga. Mabigat so, din ang challenge nila, Doc, yung transport dito sa pandemic na ito. May buhay, eh, Doc, di ba? Yung matter of days and hours na madelay, maapektuhan yung hatchability. Yes, yes, yes. Pero okay naman, so far naman, yung experience namin, within range pa rin ng aming expected na hatchability, no? So maganda pa rin, maganda pa rin. So, kung magtatanong iba, kung pwede pa rin, pwede pa. Ngayon kanina, nagkikwentuhan kayo, bakit sa Mindanao, napakaganda ng mga tanim. Yes, Doc. Prutas. Naririnig ko yung kwentuhan. Kasi Amy, alam mo ba, ang mga veterinaryo, pagka may gathering sa Davao, hindi pwedeng hindi bibisit sa Medville Farm kasi ang dami nilang fruit bearing trees. Yon, Doc, bakit nga ang daming fruit bearing trees na tatapos sa buka? Ganito. Okay. Di ba sabi nila, Mindanao is the land of promise? Mm-hmm. You have to picture, dati kasi, ang wife ko is from Tacloban, no? Pero every time I go to Tacloban, sa Leyte, ang feeling ko, wala silang ginagawa sa agrikultura. Kasi, if you go to Davao, Mindanao, it's fully planted talaga, no? Pero pagdating green, doon, na-green, kumbaga. Yung pala, ang primary reason is because of the weather. Biruin mo, hindi mo ma... Ang weather sa... Yan, sa late summer,
ulan init. So walang farmer natatagal, no? So ibig sabihin, plus may bagyo pa. And remember, Mindanao, ang bagyo once every 5 years lang. Yes. So talagang sa amin dito, init during the day, tatrabaho yung farmer, but during the night, ulan naman. So didiligin naman yung plants. So that's a perfect talaga yan na weather. That's why it was called the land of promise. Oo, talaga sa totoo lang. Kaya talaga na, plus, yung ating soil dito ay talagang very, very fertile pa talaga. Of course, dahil na rin sa mga volcanoes na, volcanoes na sumabog before, medyo mataba talaga ang lupa. Mataba talaga ang lupa. I see. Doc, na-curious lang ako kasi sabi mo sa akin, Batangas kayo nag-start ang yung family at sa'yo na nga, ikaw na nga yun nandyan sa Davao nung pinanganak ka. Bakit po sila lumipat from Batangas to Davao? Oh, magandang kwento yan. ang nanay ko is first town ng Batangas, Santo Tomas. Ang tatay ko, San Jose, Batangas. Ano? So, purong Batanggenyo talaga ako. Batangas talaga? Oo. But, ang kwento actually dito, yung tatay ko, alam mo yung mga Vilela, related yan sa mga Agila. Alam mo yung Agila na glass store? Oo. Nagtrabaho siya dyan sa Agila glass store at na-assign siya sa Mindanao. Sa Davao. Yung nanay ko naman, yung kanyang tatay, lolo ko, agricultural superintendent, maghanap ng ibang schools. So, dinevelop naman niya itong sa Mindanao at dito na sila nagkita. So, dito na talaga. For a while, nung kinasal, lumipat ng Quezon City, but bumalik din sa Mindanao, sa Davao per se. So talagang lahat kami, walang nasa Batangas. For a while, when there was a problem on insurgency, babalik sana kami ng Batangas. Kaya meron din kaming base doon, pero wala talagang may gusto doon eh. Talagang mga taga-Davao na sila. Dito sa Davao, oo. So, nandito na lahat. Kaya na po talaga sa Davao. So, hindi lang pala talaga inspiration si Doc Dave sa pag-agriculture. Pwede rin siyang gawing inspiration sa mga, yung project ngayon ng government, Amy, yung balik probinsya. Diba? That's right. Kulang pa bang reason yung, yes, magandang lupa sa Davao, magandang lupa, magandang weather, at walang bagyo. Diba? Once every 5 years, samantalang dito sa atin sa Luzon. Kami naman ay nag-benefit sa tatay ko. Ano? Yung father ko, he goes to the market. But lahat ng nakakain niya na prutas, itinatanim niya naman. So kami actually ang nag-benefit. Yung palang fruit-bearing trees niyo dyan ay tanim ng father mo? Yung mga nauna, pero yung mga longkong, kami ay minulat na sa pagtatanim. Sabi ko nga, napakadaling magtanim. Kaya mo yan in just a month. Ang mahirap, ang matagal yung i-maintain mo for the next 5 to 10 years bago bumunga. Yun ang mahirap, yun ang matagal. Kasi kailangan mo, pag pinabayaan mo yan, di tumubo na. Pinabayaan mo at hindi mo na binisita. Before you know it, nakabaga na, napulutan na yan ng mga vines. Tapos, dadaanan ka ng tag-araw, matatakunan ng sigarilyo lang, sunog. So, talagang, for the next 5 years until bumunga, kailangan mo yung TLC. Tender loving care talaga. So ang puhunan sa mga fruit bearing trees, Doc, ay panahon at attention. Hindi pwedeng magtanim ka tapos pababayaan mo na maghihintay ka na lang ng bunga, walang ganoon. Kagaya din ng manok, Doc Cora, no? Whether it's manok or baboy, ang una mong bibigyan ng pansin yung pinaka-variety mo. Kasi last time, nagtanim kami ng kakao. Hindi pa uso yung kakao noon. Okay. Nagtanim kami 3 hektarya. After 8 years, tinanggal namin kasi we had the wrong variety. Oh,
after 8 years pa nila na-realize. So yung lupa, na. Yung lupang pinaggamitan. Yung pinaka-variety was not giving that much, no? So hindi siya talagang pupwede. You mean to say, Doc, ginawa niyong challenge and after ma-realize ninyo, naghanap kayo ng magandang variety ng kakao. Meron din pala kayong kakao dyan. Not really kakao. Yung lahat ng kakao na yon, pinalitan namin ng Long Kong. Long Kong naman. Ayun. So, right now, it's fruit-bearing na. But yung kwento ng Long Kong, ganito. Okay, kasi Doc, we have to make sure na tama naman ang variety mo. So, talagang yung kapatid ko mahilig dyan eh. Talagang inantay niya munang bumunga bago niya kinunan ng mga sayon. Na yung sayon kasi yung tinatanim mo pag ginagraft mo, ano? Ito yung ginagraft mo doon sa bud stock, no? BUD, no? Bud stock. Yung sayon, ilalagay mo sa dulo, yun ang patutuloyin mo. But yung sayon na yun, nanggaling sa puno na nakainan na namin. Ibig sabihin, sigurado na. Sigurado ng matamis. Ang dami kong kwenta, lalo sa suha. Alam mo yung suha namin, we do direct marketing sa Luzon. Dati ha? Ibig sabihin, yes, Doc. Simple lang oh. Na ito yung natatandaan ko. Ang tatay ko ay nagtanim ng 100 trees. But hindi naman lahat yung bubunga, no? 80 lang yung bubunga, binibilang ko yon. Nasa isang ektarya. Ngayon, pag namunga yon, ang role ko is a quality officer. Ibig sabihin, pag may bunga, kukunin ko yung pinakamasama ang itsura. Yung pinakamasamang itsura, kakainin. Pag lumusot sa panlasa ko, I see. Siguradong yun. Plus A yun, padadala na sa Maynila yun. Pero yung kwan naman, yung hindi pumasa, local na lang. So, yun ang trabaho ko noon. Quality officer. Tapos, nagpapake. So, sa dami ng nagawa ko na sa farm, nako, ayaw ko na umalis dito. Napakasarap ng buhay. Diba? Hindi, Amy, nakakahawa yung enthusiasm ni Doc Dave sa farming, ano? So, kahit pala ilang episode tayo. Ay, naku. Ang dami yung isang araw, pomelo, yes. Ayan, Doc, speaking of pomelo, yes. Paano ba itanim yan? Gano ilang taon, yes, bago mabunga. Okay. Pomelo, ganito yan. Una, you have to make sure of the variety. Ha? Ang sikat na variety kasi yung Magallanes. Yung Magallanes kasi, ang tawag nila, sasabihin nila Chinese pomelo. Yung Magallanes, maganda ito. Ang keeping quality niya matagal. Ibig sabihin, naglalast siya. Kung maganda lang ang storage, from 1 to 2 months, pwede mo siya i-store. Yan ang kagandahan ng pomelo. Habang iniimbak mo at hindi nabubulok, lalong sumasarap. Tumatamis siya habang naiimbak. Ilang weeks ang lifespan ng bagong pitas na pomelo? Bagong pitas? Dokora, kaya niyang 2 months. Basta proper ang storage. Oh. Kaya niya. Kaya yan ay magandang negosyohin kasi matagal ang shelf life talaga. Pwede kang mag-inventaryo. Hindi gaya ng lasones, 3 araw lang. Yes. Maitim na yan. Sige, Doc, tuloy mo yung kwentong pomelo. Sabi ko nga sa'yo, magbungkal ng lupa, kaya mo yung 1 linggo. Magtanim isang araw, kaya mo yung itanim isang araw. Pero, yung every week... Doc, puno na yan. Muna ang itatanim. Ano? Oh, may puno. Seedling ka na. Seedling ka, pero again, yung seedling, you have to buy from a reputable yung nursery. Bibilhin mo hindi lang sa tabi-tabi kasi baka mamaya binili mo kung ano-ano lang yung tinanim nila. So, dapat kilalanin mo rin yung nursery. Biri mo, aantayin mo ng 10 taon. Nako, tapos bigla na lang, wala pala, hindi bubunga ng... Excuse, Doc, isipin mo naman, Miss Amy, at na ating televiewers, ang testing ground nila, Doc Dave, pinamunga muna yung isang puno, sinigurado munang matamis, bago sila nag-all out. Yes, ganun ba, Doc? That's right. Panahon na naman din ang investment. Sige, Doc, tuloy yung kwento natin ng pomelo. For 10 years? Doc, di tama ba yung naginig ko? 10 years? Bago magpuno talaga siya? Miss Amy, actually in 2 years time pwedeng bumunga. 2 to 5 years bubunga na yan. Pero
ang magsa-start yung full production at 10 years na, oh, no? Alam mo ba, binilang ko ang isang puno, ang isang adult tree, kung ilan ang bunga? Yes, Doc. 1,600 ang bunga. Per tree. Napakasimple ng computation. Noon time na yun, 5 piso lang sa farm ang bunga. So kung may 1,000 ka, di 5,000 yun, times 80 trees, di 400,000 yung income mo, ang tatay ko noon, ang sipag maghakot ng manure ng poultry. Dati kasi tinatapon lang yan. Yung ginagawa niya, pinupuntahan sa farm para lang tulungan yung may-ari mag-dispose, pero dinadala niya sa mga tanim. Ngayon, napakamahal na ng ipot. Ha? Napakamahal na. So, nako, napakasarap magtanim. Nako, alam niyo ba sa Lanzones, may tinatawag na enarching. Just in case, merong tumubo na Lanzones na native, huwag niyong patayin. Kung ganito nakalaki yan, ganito kalaki na yung puno, bumili kayo ng isang seedling na tama ang variety, itanim nyo sa gilid ng malaking puno, no? This one is a 2-year-old, no? Na puno. Itong seedling, ganito ang itsura niyan. Pag nakatigil na medyo kuha na siya, 6 months na doon sa lupa, idikit mong ganon. Idikit mo. Okay? Pag nag-fuse na yung skin ng maliit na seedling sa malaking puno at lumaki na itong trunk nitong seedling, mga ilang weeks yun, Doc, bago mag-fuse? Mga 6 months din. Okay. I-cut mo na ito. Okay? I-cut mo yung pinakamalaking puno at ang root system niya, ang magpapabunga nitong seedling, in 2 years time, may bunga ka. Ganon, kasimple. Enarching naman ang tawag doon. Enarching. Ganon kasimple at ganon ka-interesting. Oo. Napaka, nako. Halos kaya nga magugulat ka, may puno na iba-ibang variety kasi dinugtungan ng maraming dugtong. Parang isang bugumbilya. Nakakita ka ng bugumbilya, iba-ibang tanim, ibang bulak. Kulay, so, yes. Oo. In-arch lang yon, dinikit lang din yon. May mga technology na tayo. Na tinatawag natin? Ano yun? Ano? Po yung mga crafting na tinatawag yes, natin. Yes, grafting actually. Grafting. Oh. God. Ayan. So, Dok, dami natin pag-uusapan. Oo nga, nahilis tayo sa mga... Muna ang ating kwentuhan. Iputuloy ko muna ang ating kwentuhan. Mag-break po muna kami. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo? Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina naputol ang usapan namin sa mga grafting at mga fruit-bearing trees na meron ang Medville Farm. So, paano ba nagsimula ang Medville Farm? Ayan, ang daming laman ng farm mo eh. Okay. Alam nyo, nagsabi ko nga sa inyo, nagsimula sa isang baboy. Ano? Isang baboy na katabing-katabi ng kwarto ko. No? Yung isa na yon, all of a sudden, ng anak, 13 ang anak. So from the 13, pinilian namin yung magiging sow, yung pwedeng alagaan, at tuloy-tuloy na. But, kung titingnan natin yung farm, lahat ito magkaugnay eh. Kasi yung manure na nilalabas ng mga hayop, kailangan din pala ng plants. So talagang lahat ng waste, there was a time, even a time na pati yung coconut trees, yung coconut, pinapakain namin sa baboy. Igigrate lang ito, diretso na sa mga pigs, ano? Kaya nga may cycle sila. What comes from the plants, binibigay sa mga hayop, yun namang waste ng hayop, binibigay sa plants. Umiikot talaga ito. Cycle na cycle, magkatugma ang dalawa, ano? Whether it's plants or animals. So from there, kailangan na, mas marami, kailangan natin ng mas maraming manure. So, nagdagdag, kailangan naging complementing. Complementing talaga. Complementing yung dalawa. And sa sipag at tiyaga, Doc, yun, sa dedication, lumalaki pareho, Kaya, plus masaya kayo, di ba? Yes.
Alam niyo ba na wala sa amin naka-employ sa labas? Oh. Lahat kami nasa farming. Farming. Family business na talaga. Oo, family business na talaga. Even yung nasa, nakakatuwa nga, may kapatid ako sa US eh. Sabi ko, tuwing uwi, sabi ko, ito lang yung OFW na kumukuha ng pera sa Pilipinas nila. Baligtad. Kansaw sarado sa akin yung pag umuwi. Mas malaki ang kita sa magsasaka. Mas malaki ang kita ng magsasakang Pilipino kaysa sa isang professional sa USA. Yan ay isang magandang moral lesson, di ba, Amy? But she's now here. She joined us na, no? So nag-retire na rin sila at umuwi na at kasama na namin. Kaya maganda. Oo, yan. Oo. Ito naman, bumalik ang OFW sa Pilipinas. Oo nga, ano? No? Swak sa ating objective, ano? Tunay na kwento. Eh, Doc, paano naman kayo nag-umpisa sa pagbababuyan? Ganong maganda naman pala sa breeder poultry at saka ang no. Trees. We started actually sa baboy. Okay. But for a while, dahil yung area namin ay naging malapit na sa subdivisions, sumulpot na yung mga subdivisions eh. So nilipat namin yung baboy sa Bukidnon. Pero that time around, no, wala pa kaming poultry breeding noon. Pumasok na yung isang malaking integrator. So nainganyo kami pumasok. Pero yung baboy, eh, dahil sarili namin yun na 100 sow, eh ngayon nainganyo din kami pumasok sa isang company na naman na contract breeding operations din sa pagbababoy naman. So doon na ulit lumaki na naman yung baboy. So dalawa na ito ngayon. So kung titignan ang negosyo, poultry breeding pa rin ang lamang, pero halos magkatugma na yun, halos same size na yung baboy at manok, no? Sa ngayon, mas maganda ang income ngayon sa baboy because of the nangyaring pandemic. Pero magkatugma, sabi nga nila, kung ang dalawang negosyo ang pasukan mo, kasi malamang na hindi magsabay ang presyo ng dalawa. Kung isa pagsak, isa mataas, nagsishift lang yung mga demand eh. So kung meron kang dalawa, nagtutulungan sila. So yun din ang reason, yes. So right now... Sige, Doc. Yes. So right now, sabi ko nga, medyo hindi maganda ang kagandahan ng presyo ng manok dito sa amin. So ang nagpapasurvive sa negosyo ay yung aming baboy. E ngayon, but there will be times na magsasabay din ito. No? So ngayon, hindi ko alam, Docora, bakit nagmamahal ang manok dyan? Ang daming tumatawag sa Mindanao, wala daw silang manok. Bakit ganoon? Which is magandang balita, Doc. Kasi, season din. And yun nga, medyo lumuwag na yung quarantine restrictions dito sa Manila. Marami ng tao sa mall, bukas na ang restaurants. So, may trabaho na ang mga tao, may pambili na uli ng pagkain. Eh, GCQ kami dito sa Davao. Naku, napakahigpit. Doc, oo, malaking epekto kapag GCQ, hindi lumalabas ang tao para magtrabaho at kumain sa labas. Gusto lumabas, bawal lumabas. So, medyo gumanda yung presyo ngayon sa Luzon, magandang balita talaga dahil magpapasko. And yun nga, sa tingin ko, dahil sa medyo lumuwag na yung quarantine restrictions, nakakalabas na uli ang mga tao. Oo nga. Hopefully naman, tuloy-tuloy na. Yes, oo. We learn to live with the times na rin eh, di ba? Ako'y naniniwala. Ang mga anak ko nagagalit, Doc, actually, labas ako ng labas. Prayers, vitamins, at saka, Doc, yung face shield, at saka yung face mask. Talaga. That's right. Not importante po yun. Mm-mm. Yeah, you have to protect your own. Yes. Talaga. Sabihin ko sana na ba si Sir Dave, ay ni Doc Dave, yung Bukidnon. Dito po sa Nueva Ecija, marami po yan, Bukidnon. Eh, ganon? Opo, Bukidnon. Ah, okay. Sayang, ano, mga farm lots. Opo, ngayon, nga, eh. Hindi na. So, yan. Marami pa rin tayong mga bukid na pwedeng sakain. Especially in Mindanao, ano, Doc? Ang lawak pa rin. Malawak po ang Mindanao, eh, Doc. Marami pa yata ang hindi
ano, na-explore na lugar sa Mindanao. So, Doc, kung siguro matapos lang itong quarantine na to, talagang yung encouragement ng gobyerno, balik probinsya, eh, napakaganda, i-recommend ang Mindanao. Maganda ang weather, di ba? Walang bagyo, dumadami totoo, rin ang mga totoo. Tao. Totoo talaga. Kung maganda lang talaga ang ating, yung ating peace and order. Nako, napaka talagang... Ah, so yun pa yung challenge. Yung pa rin, ano? And remember, meron din tayo yung ating Muslim brothers na may mga conflict pa rin. So although hindi naman talaga nag-aaway, no? So, but meron pa rin pangamba. Pero for a while, pero ngayon naman, we deal with them. So talagang, yung buhay natin, dapat magkasama tayo. Yun nga. Speaking of which, Doc, maikwento ko lang. Ewan ko, naikwento ko na sa'yo. Alam mo ba, nakabili ako ng parang 15 hectares dyan sa Carmen? Pinagtawanan ako ng mga kaibigan natin. Of all the places. Ba't ka bumili? Sabi ko, may nag-alok. Carmen Cotabato? Or... Cotabato. First time, isang beses ko lang siya nakita nung tayo yung nag-campus tour. Tayo sa mga colleagues ng VetMed. Yes. So, tuntua ako noon. First time kong nakita yung binili kong lupa na... Talaga? Pero that's a good investment. That's a very nice place. Yun nga, gusto ko maging fruit-bearing tree sana. Kapit-bahay tayo. Kasi meron ka din doon? Hindi. Yung farm namin is just like mga 20 kilometers away. Ayun. Konseryo. So magkapit-bahay na tayo. Dito so, tinaniman mo din, Doc, yun? Yeah, ganito. Kasi siyempre meron kang waiting time sa pagtatanim. So dapat hindi ka idle. Once na you start occupying, magtanim ka na at magtanim, no? So yun na kailang gawa ng master plan. Pag may master plan na, then you start planting. Kasi ang tagal talaga ng waiting time din sa planting, eh. So meron kang 5 years na lag, eh. So talagang pwede ka na magpatanim. Paano daw yung sinasabi mo na 3 to 5 years na kailangan with TLC? Yeah, ang sikreto lang naman, you find the right guy for the place, no? So just basta maayos lang, no? So talaga naman, pag sila naman ay contento, hindi naman basta iiwanan yun, eh. Ay, Doc, yung sinasabi mong malapit sa Carmen Cotabato, fruit-bearing trees din yon. Yung agri-land niyo doon. Halo ito. Kung po pwedeng lagyan ng poultry at piggery, nilalagyan namin. Pero it's integrated na. Kumbaga, yung isang area, meron siyang planting area, meron siyang production area naman for animals. Ayun. Oh. Doc Dave, nabanggit mo kanina yung tamang guy, sabi Doc Dave. Doc, ilan ba ang staff mo o ilan ang tao mo po sa farm? Ilan ba ang kasama natin dyan? Okay. Miss Amy, ganito ha. We're running, kunyari, on a per farm basis. Sabi nga, sa dami ng iikutan ko, mukhang hindi ko na kayang ikutan, ano? But you have to rely on the right personnel. And to be honest, ang personnel namin, baka hindi nga high school graduate, eh. But you have to teach them what to see, no? Kailangan maturuan mo sila kung how to manage. Always look on the moral ng tao, no? Kasi yun namang manok, simple lang naman yung manok, eh. Kailangan lang niya ng tamang hangin, tamang pagkain, tamang tubig, no? Tamang management, which ito yung tao, no? Hindi mo naman kailangan ng college graduate to do that. Kailangan mo lang someone to look after the animals. Ang tanong ko, kung ilan yung tao, kung isusuma total yan, nasa close to 1,000 na rin, eh. So malaki na yung operation na halos 1,000 na rin yung total personnel. Including in the field, no? So sabi ko, mas madaling mag-alaga ng 100,000 manok kaysa 10 tao, eh. Napakahirap mag-alaga. Pero you have to find the right personnel, you train them, tapos yung ating commitment sa kanila na talagang let's be fair with them, no? So kung may dapat nila, yun ang ibigay natin. Kailangan na high moral. Kaya tuwing bibisita ako ng farm, alam mo ang dala-dala ko. Pag nasa farm ako, automatic yan, may tinapay sila, may dala akong bread dyan.
No, napakasimpleng bagay, pinapay lang. Pero tuwan-tuwa sila. 200 pesos. Pero pag bumisita ka, na-appreciate nila yon, no? Na-appreciate yes. nila na at least binisita ng nitong may-ari at kasama nilang kumikilos sa farm. Opo. Sabi ko, you have to lead by example. Kung sila naliligo pagpasok sa farm, so ikaw rin, yung may-ari, maliligo din pagpasok ng farm. So, we follow the biosecurity na dapat ayun, na... nag-impose. Oo. So, ayun. Importante po talaga ang pakikisama kahit saan po. Yes. So, hindi lang inspiration si Doc Dave sa ating farming, fruit-bearing trees, hayop, sa plants and animals, pati din sa pag-handle sa mga tao, yung management. Di ba, Amy? Doc, ayan, nabanggit kanina, pag-usapan natin yung sa swine. Eh, sabi ko din kay Doc Cora, yun nga, merong mga nababalita na dyan sa Northern Mindanao, may mga kaso na po ng ASF. Natatakot po ba kayo, Doc? Meron na rin po sa Davao. Yan. Yeah. Actually, sabi ko nga, last year, nung magko-convention sa Davao, may pumutok na ASF. May pumutok na sa parte ng Davao, ano? So lahat ng mga veterinaryo na local, hindi namin mahagilap. Lahat kasi sila nandun sa ASF affected areas. Pero again, so far naman, sa awa ng Diyos, it's coming out na ang tinatamaan pa lang dito is yung mga backyard. Kasi naman, ang difference lang talaga is wala naman talagang naka-biosecurity rules na sinusunod sa backyard, no? Yun ang mga big farms dito, commercial farms, naka-total biosecurity naman. So, but matatakot ka pa rin dahil nasa palibot lang talaga. Anytime po pwede pumutok. So, ang control talaga is yung how you manage the farm. Control mo sa tao, sa traffic, sa personnel, yung nangangalakal, kung sino yung mga buyers. Dapat, kung talagang dapat malinis ang pagpasok sa loob ng farm. So, yun talaga, medyo matatakot ka. But kami naman, hindi kami nagbawas dahil alam naman namin na kay magbawas kami o hindi. Kung talagang narinig ko nga sa Luzon, sobra na yung biosecurity pero and yet tumatama pa rin. No? So yes, minsan sasabihin mo, ito bang biosecurity nag-work o talagang malas na lang at talagang nahagip pa. No? But I think it will work pa rin ano, ang biosecurity. So whether you like it or not, an ounce of prevention with a pound of cure pa rin. So talagang it's more of prevention tayo. Prevention, prayers, Doc, ano, katulad nga ng pinag-usapan namin kagabi, Amy, may seminar, may webinar kami. So yung cooperation din, Doc, ano, cooperation ng mga NGO vets, private vets, stakeholders. Maganda nga yung kagabi, Docora. Talagang nakatutok ako doon . Pero mas maganda yung welcome remarks mo. Ah. Napakaganda. Thank you, dapat masundan. Medyo yes, nabigot tayo yung Q&A. Yes. No? Doc, yun ang clamor. Oo. Doc, pero pwede ka bang mag-moderator natin sa susunod nating episode? Titignan natin. Sige. Basta pwede yan. Basta mukhang maganda yung connection mo dyan . Sige. Kasi itakil natin, Doc, yung prevention sa Mindanao. Yes. Kasi ano ka rin involved ka dyan . Sabi ko nga, Cora, na pagkatapos nung webinar, sabi ko, kailangan yatang kumilos na ulit, ano? Kasi habang hindi pa malala yung sitwasyon, yes, i-prevent. I don't know how we can help, no, whether as PBMA or as a veterinarian, tulungan natin yung sistema. Sistema talaga. Mukhang pag walang kumilos, mukhang wait and see lahat . Yes, Doc. And di ba nakakuha nga tayo ng special message mula kay Secretary Dar. Ang sabi din ng mga executive staff niya, i-consolidate natin lahat ng concerns and bibigyan niya tayo ng audience para sa 2021, ilalagay na nila sa programa nila. Kung ano yung... Kasi syempre, hindi sila technical sa gobyerno . May budget, pero hindi nila alam gamitin. So, maganda, Doc, yung magkakaroon ng linkage, institutional linkage. Explore natin tayo mga veterinarians. Yes. Sige. Kahit na... next year, kahit hindi ako officer, okay lang. Officer ka na ng task force, ASF Task Force Mindanao.
Yeah. O, di ba? Okay lang yun. No yeah. problem. Pagsamahan natin, pagtulungan natin. Yes, yes. Ayan, Doc Dave, ang tanong ko po sa inyo, ayan, bilang kayo ay isang successful na may-ari ng farm at hindi nga lang isang industriya ang hawak mo. Meron kang poultry, meron kang swine, meron kang fruit tree, bedding. Doc, ano ba masabi mo sa mga gusto magsimula? Kasi alam mo, iniisip ko dati, para magsimula ako ng farm, kailangan may farm na ako agad. Mm-hmm. Tapos ako na lang siya pupunuin ng baboy, pupunuin ng ano. Alam mo yun, yun yung iniisip ko eh. Pero ikaw, sabi mo sa akin, nagsimula ka sa baboy. Tapos saka yes, nagsunod na. Tapos eventually, naging farm. As in farm na talaga. Yeah. Doon sa mga gusto kong magsimula, ano po masasabi niya? Yeah. Alam mo, Miss Amy, dahil nga Batanggenyo ako, nakita ko yan sa Batangas. Ano? Sa Batangas kasi, pagpasok mo ng San Jose, malalaman mo, sasabihin ng tao, ay, nasa San Jose na tayo kasi amoy ipot na. Ano? Amoy ipot na. Na. Pero, if you go around, bawat household doon, eh meron naman sariling alaga sa likod, whether it's 1,000 hanggang 5,000 na manok, layers. But, kumbaga, yung kasama sa bahay na wala namang ginagawa, siya ang nag-aatindi. Hindi mo na, kasi minsan pag kinumpute mo lahat eh, pag kinumpute mo yung sweldo, dami, yun. Walang kitain. Pero kung talaga namang hindi naman nasa bahay ka lang at ikaw mismo mag-aalaga at hindi mo kukwentahin yung salary mo, baka para ding may tindahan. No? Para ding may tindahan na may retail store na meron kang nakikita araw-araw. Sabi ko nga, nung nag-iikot na ako as a manager ng isang firm, how can we help the farmers? Paano ba ito? Kasi hindi maliit na investment pag if you go into contract growing. Ang uso kasi noong contract growing eh. Mag-aalaga ka, minimum 5,000. Eh magkano ba yung isang building? Ang isang building, 300,000 na kaagad ang puhunan. Sabi ni Amy, wala pang lupa yon. No? So now, kung meron kang sariling lupa, baguhin natin ang sistema ngayon. Kunyari, meron naman tayong pag-aari. As long as meron lang tayong ina-isolate, pwede nating like gawa ng biosecurity system, ay, congrats pala sa ating kasamahan na si Doc. Yes, Doc Erwin Joseph Cruz. Yes, nanalo siya. No? Pwede nating i-employ. Yes, Doc. I-explore natin yung ano niya, oh. Yung pinanalo niyang design. Ano? Oh, kasi kahit maliit lang ito na farm, o kahit maliit lang na farm ito, or nasa likod lang ng bahay, basta meron lang tayong sinusunod na rules, pwedeng mag-work ito, ano? Kailangan lang talaga, hindi naman po pwedeng araw-araw may bisita ka dahil gusto mo ipagyabang. Pero kailangan lang talaga maayos yung ating sistema ng biosecurity, yung ating protocol. Kaya nga, how can we help the... Yun na nga, sabi ko nga, yung mga magsasaka talaga, of course, kailangan nila ng puhunan. Puhunan pa rin, pero on a small scale lang talaga. Kaya I think, Docora, kailangan magawa tayo ng programa for them. Yung maliit na scale, yes, and they grow big na. Palaki yes, ng palaki, no? That has helped parang tingin ko, Doc, agriculture pa rin ang magiging backbone yes, ng Philippines. Yes, so. Sabihin na natin marami mga IT graduates at saka mga IT companies na nag-i-invest sa Pilipinas, pero still, we have to feed the nation. And yun yes, nga, yes. Feed the world, di ba? May awaan Diyos pag meron tayong goal, eh. Totoo yan. Sundan lang natin. I think we have to sit down and make a good program, sure. No? Sa tulungan natin yung ating agrikultura. No? So, sige, Doc. So, Doc, aside from imbitahan ka namin nga sa, imbitahan na rin kita sa Sinag, mag-join ka na rin siguro para meron kaming Sinag member sa Mindanao, hindi ba? Alam mo yung mga yan, mga negosyante yan eh, na ganun din eh, parang sa'yo yung point of view ba nila, yung perspective kapareho mo na hindi nila iniisip na kung tutuusin, pwede nang hindi mag-intindi ng kapwa kasi well-off naman. Pero ang pinagkakaabalahan ay kung paano nga makatulong sa agrikultura. So, ayan. Di ba, Amy? Sige. Sige dito sa ating show. No problem. Nabalitaan ko, hindi. Kanina, napag-usapan natin. Nandyan ka na rin nakatira sa Bukidbo eh. Sa farm mo. Yeah.
Totoo yan. Ano pinakaiba niyan sa ano, sa yun yung dumadayo ka pa, bibisita ka lang, yun, kesa doon na sa loob ka na mismo ng farm. Anong pinakaiba? Alam mo, ang siguro ang naging experience ko with the big integrator, pagpunta ko, pagbisita ko ng farm, when I was still an extension serviceman, magdi-dream na ako eh. Mananaginip na ako, sana ganito rin yung farm ko. And to be honest, medyo na-apply ko na rin yun. No? Kumbaga, sa farm namin, ang ginawa naman ng nanay ko, binigyan kami ng tigwa 1,000 1,000 square meters binigyan kami for us to build the house. So ang ginawa ko, talagang sa loob ng farm tinayo yung bahay. Mm. So kami magkakapatid, lahat kami nandito sa isang compound. Mm-hmm. So hindi lang naman ako ang may gawa dito, lahat kami magkakapatid. So meron kami kanya-kanyang bahay inside the farm. So masaya dahil araw-araw nagkikita kami, hindi na kailangang lumabas. So lalo na itong COVID lahat kami nandito na. So yung makikita mo lang dito, kaya mong gusto mong gawin, pwede mong gawin, no? Magtanim ka, mag-alaga ka. Alam mo ba, Amy, na meron akong 24 na dogs right now? Wow! Dalawang kabayo, dalawang baboy. Oh! Imagine ko si Doc Dave yung yung mga pang Mexican novela. Alam mo, asindero ba? Asindero? Hindi naman asindero. Asindero. Minaximize nila yung ano, yung lugar nila. So, yung advantage na nandun nakatira, nandun yung mga alaga, na-maximize pa nila. So, kumikita. And hoping na yung susunod, actually meron ng sumunod. Yung dalaga ko, nagbe-veterinaryo na rin. Ako, isang napakatalinong dalaga. Napakatalino ng kanyang daughter. And we're hoping na kung ano yung ginawa ng mga magulang namin, na in-expose talaga kami sa field, ganun din ang ginagawa namin sa mga anak. And they were exposing them na matutong mag-alaga, whether it's tanim or hayop, mag-alaga sila. Kasi nandito talaga ang buhay, no? So nandito na rin ang negosyo. So talaga magkakaroon ka ng interest. And hopefully marami pang sumali sa atin, ano, sa pag-agrikultura. Yes. Yan naman po talaga ang goal ng ating show. To encourage everyone na magbalik agrikultura. Kasi ang dami pong opportunity, di ba, Doc Cora? At kapag kagaya ni Doc Dave, di ba, the farmer with a heart, with experience, talagang marami tayong maiinggan yan. Kaya sobrang thankful kami, Doc Dave. Alam naming busy ka at pinagbigyan mo kami. Okay lang, no problem. Anytime. Basta agrikultura. Yun, for so, the love okay of agriculture, Amy. Yes. Maraming salamat po. Sabi ni Doc, kaya ba natin isang oras, Doc? Kulang yung isang oras eh. Kami kumulang yung isang oras. Pero ayan po. Doc, maraming salamat po ulit. Doc Dave, Doc Cora, maraming salamat din po sa pagsama. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.